Okay, so ating ipagpatuloy ang ating lecture patungkol sa alcohol naman ngayon, kasi kanina napag-usapan natin yung patungkol sa sigarilyo, patungkol sa marijuana, saka shabu. Ngayon, sa alcohol naman tayo. Now, hindi ito pinagbabawal ng ating batas. Itong alcohol nga, considered ito as the king of all drugs. Drug din ito. Okay? Gamot din ito. Gamot. Pero hindi gamot ito para sa may sakit. Okay? Droga siya. Pero it will not give you much effect compared with the other drugs like marijuana and the shabu. Itong alcohol kasi nagiging droga siya. Kasi it's not a food. It's not a supplemental food. It's not a fruit and so on. Pero ito ay considered as the king of all drugs. Bakit siya king of all drugs? Kasi wherever you go, sa buong mundo, meron yan. Sa simbahan nga, meron yan eh. Okay? Napapansin nyo minsan? Meron yan. Pero ngayon, ang usapan natin ay, ang pag-uusapan natin ay sa alcohol. Ano ba talaga ang naibibigay ng alcohol sa ating katawan? Ang alcohol kasi is meron siyang different effect sa tao. Meron siyang yung different effect. Yung iba, minsan pampatulog, pag konting dosage lang, kakatulog na. Yung iba, napakarami ng dosages, talagang tumira ng tumira, hindi pa lasing. Yung iba naman, sakto-sakto lang. So, iba-iba talaga yung epekto ng alcohol sa katawan ng tao. Merong maliit, pero napakalakas uminom. Meron ding napakalaki na katawan, mahina sa inom. So, the effect is different, really. Ngayon, ano yung ibinibigay sa atin? Actually, pag uminom ka in a little amount, mukhang nagiging alerto ka pa sa a little amount lang. Pero pag nasobrahan mo na, nagda-down ka na or depressed ka na. So, nagiging downer na yung ating alcohol. Okay? Depressant na. Kasi sa sobrang lasing mo, pwede kang madapa na lang dyan, makatulog na lang dyan. Tuloy, minsan hindi ka pa makapagsalita. Yung mata mo, buwababang gumagaya, sumisingkit na. Then yung movement mo, different na rin. Kasi nga, yung pag-inom, naapektuhan yung central nervous system natin. Kumakapal yung mukha natin. Bakit? Pulutan ka ng pulutan. Joke lang yun ha. Hindi yun. Pero ang talaga dito, yung pag-inom talaga is really may epekto rin sa ating pangangatawan. Pero still, this is not considered as illegal kasi accepted by the law. At the same time, hindi pinagbabawal sa community yan. But there are places in the world na nabawal ang inom, like in Saudi. Especially in public places. Pero pag Pinoy ka, siyempre tatago mo yan. Pero sa atin dito sa Pinas, we are consumer of alcoholic beverages. Lalo sa Canada, sa America, almost all over the world, all over this country, this world talaga. Pero there are specific places lang, sabi ko nga sa Saudi, bawal ang alak doon. Pero may mga Pinoy na nanggagaling sa Saudi, kinikwento, may inom daw sila. Pero ginagawa nila yung mismong alak. Gawa nila doon sa kanilang kwarto. Bili sila ng apple cider, something like that. Distillation process. Yeah. Magaling ang Pilipino eh. So let's go back with that alcohol. If we intake,
Pag uminom tayo ng ganyan, yung mismo ang ating central nervous system ang naapektuhan, yung utak natin. Eh, sir, hindi naman didiretso sa utak yung alak eh, sa tiyan naman. Siyempre, sa tiyan natin, pag na-absorb na yan, tatakbo yan sa ating ugat-ugat, pupunta sa taas, then malalasing na rin. Okay? So, pag napansin nyo, una, pag lalaki, pag naihi, pag hindi pa siya masyadong lasing, doon pa siya ihi sa medyo malayo-layo. Okay? Pag medyo lasing na, malapit na sa area kung saan sila uminom. Pag lasing na, sa likod na lang ng kanyang upuan siya. Maihi. Pag lasing na, sa upuan na mismo umihi. Yan. Yan yung epekto ng ating alcohol talaga. Minsan nga, yung iba, hindi na rin nila alam kung saan sila natutulog, kung saan sila nakahiga. Okay? I experienced those also. Okay? So, alam ko rin yung epekto ng mga ng alak na yan. Pero, ang sinasabi natin dito, as part of our subject matter, ang alak ay minsan, in just small dosage, upper siya. Pero pagka nasobrahan mo, nagiging depressant. Kaya nagiging depressant yan. Another one, ang ating alak ay as considered as a king of all drugs. Pero, mas maganda ang alak daw kaysa sa sigarilyo. Bakit? Kasi ang alak, lalo na kung gawa yan sa organic, kasi yung mga alak natin gawa sa prutas. Diba? Kagaya ng ating grapes. Mga grapes natin, ginagawang alak yan. So, yung alak pala, gawa sa pruta, so organic, so pwede sa katawan, parang ganon. Pero may mga alak talaga na hindi rin organic. Wag ko nang sabihin kasi baka makasakit tayo sa ano, kung sino man. Merong yung 80 proof na yan, yung bilog saka ano, 4x4. Yan ay synthetic. Synthetic yan. Malakas sa katawan. Kaya tingnan mo, pag tumira ka doon, naku, malagang halos na tumba-tumba ka. Malakas yun eh. At yun ay synthetic chemically done. Pero yung ibang mga alak or alcohol, talagang gawa yan sa prutas. Gawa yan sa prutas. Taga tequila. Yung tequila, gawa yan sa palm oil. Palm fruit. Ayan, yung mga tequila. And many other. Yan yung ating alcohol. Ngayon, bakit sir yung alcohol natin ay open sa tao? Actually, hindi siya nagiging open as open really. Yung mga bata hindi nakakabili. Pero, sa atin sa Pilipinas, hindi pinagbabawal yung alak. Talagang walang nagbabawal. Except only, pag sinabi ng local government, okay, kaya sinabi yan ay alcohol ban or liquor ban. Naku, patay. Yung iba, bibili na ng marami yan at mag-i-stock na sa kanilang bahay. Kasi parang parte na rin ng tradisyon ng Pilipino or culture ng Pilipino, yung pag-inom ng alak sa tuwing hapon. Kasi yan, nakita natin yan sa ninuno natin na sa tuwing hapon na, kasi sabi nga nila, pag 5 o'clock, 6 o'clock, shutting time na, inom na yan. Lalo na kung libre, di ba? Pag marami nang umaaligid dyan, sinasabi niya, shut na, alas 6 na, alas 5 na. Shut na yan. Pero pag liquor ban, ayun, patay. Yung iba dyan ay wala na. Nalulungkot na kasi liquor ban. Okay? Malidlidayan dan. Or in Tagalog, nalulungkot na. Diba? Marami akong kakilala dyan. In every afternoon, dapat meron na inumin yan. Kasi pag hindi nakainom yan, magwawala yan. Eh. Pero may problema din yung iba. Minsan, inaamin natin na
Minsan yung epekto ng alcohol sa atin nasusubrahan, so hindi natin alam yung ginagawa natin. So may mga nablablang ko din. Ngayon, kung ikay nakainom at nakakommit ka ng crime, pwede yung maging mitigating circumstance or pwedeng maging aggravating circumstance. Anyway, we will discuss that in the future. Kasi yung alak na yan, may mga epekto kasi sa ibang tao na sobra. Yung iba hindi naman masyado sobra. Kaya yan, kung nakainom yung tao at nakagawa ng crime, pwedeng ma-mitigate yung crime na nagawa, pwedeng ma-aggravate. Okay? Anyway, as I said well back, i-discuss natin yan in the future. Pero yung alak na yun, as a preliminary discussion, yung alak natin ay gawa ito sa mga prutas, synthetic din yung iba, at free or libre sa atin na mag-consume. Walang bawal. Pero, pagka nagkaroon ng mga tinatawag na bagyo, saka pandemic like this, merong local policy na liquor ban. Ayun. Ayun lang yung mga time na pinagbabawalan tayo na nauminom. Nauminom. Pero walang batas na pinagbabawal talaga yan. So, we are privileged with that law. With that policy na wala talaga. Walang batas na bawal uminin dito sa Pilipinas. We are very lucky. Pero doon sa other places, meron. Now, ano ba talaga din yung naibigay na negative sa atin yung alak? Una, yung gastos. Kasi mahal na rin. Ngayon, ang red doors natin ngayon, umabot na ng 55, 60. So, kung naka-apat ka na ko, 200 plus. Okay? Tapos meron ka pang kasama, libre mo pa, patay ka. Di ba? Ngayon, hindi lang yun. Hindi lang yung gastos. Pero yung tinatawag nating effect of the king of all drugs sa ating katawan. Una, sa liver. Okay? Sa liver, kasi tatamaan yung liver mo dyan. Consuming of alcohol, yung liver natin ang maapektuhan. Kakaroon ka ng fatty liver, then later on, babagsak yan sa tinatawag nating cirrhosis. So, kung ayaw mong mag-cirrhosis or fatty liver, medyo regulated lang yung pag-take mo. Hindi naman maiwasan, edi bawas-bawasan na lang. Kasi rin sa gastos. Ano pa yung pwedeng maging sakit natin dyan? Minsan nga, yung iba, kidney trouble daw. Diabetes. Bakit diabetes? May mga alak kasi na punong-puno ng malt, sugar, yun, nakaka-diabetic yun, tatamaan yung kidney mo dun. And many other. Pag may diabetes ka, talagang magkukomplicate yun. Mga sakit mo, wala na. So, yun yung mga ill effect din ng ating alak. As I said, hindi lang sa gastos, pero yung sa katawan natin, pwede rin babagsak because of many sicknesses. Okay, so yan yung a little lecture natin about sa alcohol. Do not forget to subscribe. Then continue subscribing in my channel. Okay, once again, this is your Maestro Jun, giving you insights sa criminology subjects, agriculture, and many other. Thank you very much and good day.